Ganito binulabog ng mga putok ng baril alas 2 ngayong hapon ang Rosales Street, Rosary Heights 6, Cotabato City matapos umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Maya-maya pa, naharang na ng mga pulis ang isang SUV na puno ng mga kargang kalalakihan. Naging tensyonado ang sitwasyon matapos pinadapa sila ng mga pulis. Nauna nito, nagkaroon ng pagtitipon sa pamamahay ni dating Maguindanao First District Congressman Dato Ronnie Sinsuat Sr., kung saan kasama ni Dato Ronnie Sr. ang kanyang kapatid na si dating Maguindanao Vice Governor at Board Member Dato Bimbo Sinsuat, pamangkin na si Dato Udin Sinsuat Maguindanao del Norte, incumbent Mayor Dato Lester Sinsuat at iba pang mga kamag-anak upang palakasin sana ang ugnayan ng mga magkakapamilya sa bagong taon at ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Pero matapos umano ang pagtitipon at pauwi na sana, ay biglang may umalingaw-ngaw na mga putok sa di pa malamang dahilan. Patay ang isang escort na pulis na kasamahan umano ni Mayor Dato Lester Sinsuat na kinilalang si Police Staff Sergeant Zaraman Diculano na kunanpa ng video ng mga netizens habang ikinakarga upang isugod sa ospital ang biktima. Agad na napasugod ang malaking puwersa ng Cotabato City Police, Philippine Marines, CIDG at iba pang security units. Nakumpiska sa follow-up operation at mismong inamin ng mga naaresto na may mga kargang long at short firearms ang sasakyan na parehas na flat ang gulong sa likurang bahagi. Kabilang dito ang mga M16 rifles automatic firearms at iba't ibang klase ng mga pistola. Sa bahay ni Dato Ronnie Sinsuat, makikita ang ilan pang mga bakas ng tama ng bala sa gate. Hindi na nakapag-conduct ng post-crime investigation ang SOCO dahil wala na mga ebidensyang naiwan sa lugar. Pero umaasa ang CIDG na makakakuha sila ng mga malinaw na detalye sa posibleng kuha ng CCTV sa lugar. Nagpapatuloy ang investigasyon at hindi pa nagbibigay ng detalye sa investigasyon ang Cotabato City Police sa mga oras na ito. Mula dito sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Bato News para sa Newsline Philippines. Stay safe!